Good morning po. Kumusta po kayo? So, welcome back to my channel. Sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. So, ayun po. Nandito tayo sa balkonahe. Papunta sa balkonahe dahil magbubuhos po tayo ng tubig. Nakaisang linggo na yatang medyo hindi natin nalinis ang balkonahe. Kaya naandito tayo. Pero bago natin umpisahan, magkwento muna tayo. Sino ang interesado diyan sa chismis? Hindi naman chismis, kwento lang pang warm up bago tayo mag-umpisa ng pagbuhos ng tubig sa balkonahe. Masarap ang hangin today. Mainit ang araw. Ang sikat ng araw, malakas. Pero may hangin siya, masarap. So, yun nga, ang ikikwento po natin, meron lang akong isishare na kwento about tubig. Tubig! Akala nyo kung ano na, tubig. Oo, kasi dahil dito, pag summer, hirap ang mga tao sa tubig. Dahil nga, pag summer, maraming konsumo ang mga tao. So, nagkakaroon ng cut off at hindi gaanong malakas yung dating ng tubig. Actually, meron namang tubig, kaya lang ang nakaka-receive lang ng supply ay yung mga nasa first floor at saka second floor. So yung mga taong nakatira sa third floor, fourth floor, bali yung supply ng tubig hindi dumadating sa kanila. Dumadating man pero kunti lang. Hindi gaya sa first floor at saka second floor, malakas yung tubig. So, ang ginagawa ng mga tao is that bumibili sila ng tubig, yung mga truck na tubig para magtambak. So, ipapakita ko sa inyo mga kalalabs, halos lahat ng buildings dito, sa buong Lebanon I think, meron silang tangke na naka-stack sa pinaka roof ng building nila. So, ipapakita ko sa inyo mga kalalabs. But before that, gusto ko lang ipakita ang isang video para doon tayo patutungo doon sa istorya ko. So, tara na panoorin natin. Ayun nga po, as you can see from the video, na yun, yung mga tao nagtatambak ng tubig sa roof nila, dun sa tangke. Dahil nga, yung mga third floor at saka fourth floor, walang supply na tubig na dumarating sa kanila. Meron man, pero pakunti-kunti. So, ayun. Yung kamyon na yun, yung truck na yun, naglalagay ng tubig. Tapos, ang nangyari po mga kalalaps, nakakabagbag damdamin na kwento. Nang nangyari po last week, as you can see, yung mama, pinupol niya yung hose papunta sa taas. Tapos, from the truck, naglalagay sila ng tubig pataas. So, ang nangyari po is that, yung mama po last week, oo. Ang nangyari po sa kanya, habang hinihila niya yung hose, alam niyo po ang nangyari mga kalalaps, parang hindi ko masabi dahil masakit sa puso, masakit sa dibdib ikwento. Yung mama po nahulog sa baba, imagine, limang palapag nahulog po sa baba habang hinihila niya ganun. Siguro na out of balance siya, kaya yun nahulog. Pero ang system mga kalalaps, ang hindi ka panipaniwala yung nangyari sa kanya. Dahil imaginin mo lang yung taong mahuhulog sa limang palapag pabagsak sa baba. Anong iisipin mo? Mawawarak, mababasag yung bungo, mamamatay, di ho ba? Pero ang nangyari mga kalalabs, miracle ang nangyari sa kanya. Hindi po siya namatay.
nabalian lang siya ng konti sa may shoulder yata. Oo daw. Tapos yun ang nangyari. Dahil po, nung araw na yun na naglalagay sila ng tubig sa taas is that merong may mga taong nakatira dun sa building at that day, naglilipat po sila. So ayun, yung mga inililipat nilang gamit nila is that nakatambak dun sa may gilid. Yung mga gamit na yun, dahil alam nyo naman, kuminsan may, yung lipat bahay ba? Yung mga ibang ano, lilipat sa isang bahay, lilipat. So at that day, may naglilipat po. So, yung mga gamit nila nakatambak dun sa may ano. Papakita ko ulit mamaya, ipo-point out ko yung araw. So ayun, panoorin po natin para maintindihan yung maigi. So ayun po, nung araw na yon may naglilipat at saka yung mga gamit nila itinambak dun sa may gilid. So ang mga gamit nila is that mga pum ng bed, mga sako-sako, supot-supot ng damit siguro. So nakatambak dun sa may gilid. So nagkataon nung bumagsak yung mama na andun sa may gilid yung mga gamit. So doon siya bumagsak. So yun nga po, miracle at saka maganda. I mean, hindi ko ma-describe. Basta, milagro, bagong buhay ang nangyari sa kanya. So, yun po. Okay po. Parang hindi ko na talaga may continue yung pangyayari. At that time, nasa kusina ako. Pero nanonood ako ng Raffy Tool po in action. Kaya lang yung sound, hindi ko marinig. Nagsisigawan sila. Nagsisigawan yung mga tao. So, hindi ko mismong nakita. Nakita ko na nung mga tao ay nagsisigawan, yung isa pinapatayo yung mamang bumagsak, yung isa pinapainom ng tubig, pero walang nangyari sa kanya mga kalalabs. Nabalian lang daw siya sa my shoulder. So ayun po. At gusto ko lang i-share sa inyo yung sinasabi kong bawat building meron at merong mga tangke sa mga sa roof nila dahil nga pang istak. Pag ganitong summer kasi mahina ang tubig at alam nyo naman mainit, so mga tao nagko-consume ng maraming tubig, naliligo araw-araw, ayaan nyo silang maligo para matanggal yung anglit nila. Anyway, so ayun po, ipapakita po natin yung building, ilang building dyan, sana makuhanan natin, i-zoom natin para i-share ko sa inyo mga kalalabs. Gaya po yan mga kalalab sa harapan namin. Yan lang ipapakita ko dahil hindi kita yung iba. Let's say yan mga kalalab. Kung makikita nyo, yan, puros sa taas, puros tangke. Tapos ilang floor yan. Ganyan siya. Okay, mataas yan. So ayan, hindi aabot yung tubig nila. Sa mga nasa third floor at saka fourth floor, mahirap umabot yung tubig. Kaya yan, naglalagay sila ng tangke. Tapos dito rin, ito rin, tingnan nyo yan, oh. I-zoom natin. Oh, ayan po. So, meron pa doon. Hindi natin kita, pero ganyan po ang ginagawa ng tao. Nagtatambak, nag-iisak sila ng tubig sa taas. So, ayan. Tapos tayo mga kalalabs, sa buong balkon, dalawang timba lang ang ginamit ko. Tipid-tipid sa tubig. O at least presko, natanggal yung alikabok. And last year, maikwento ko lang. Ano ba yun? Dito kami natutulog pag talagang mainit na mainit. Ang ginagawa ko, nililinis ko ito tapos naglalagay kami ng sapin diyan. Pero kung minsan
hindi na rin. Yung bang dyan kami sumatutulog. Dahil nga sa init, mafe-feel mo yung lamig ng tiles yon last year. Hindi pa naman namin nagagawa ngayon. Baka bukas or after tomorrow, gagawin namin dahil mainit. Ayun. So, ayun po. At least nalinisan natin yan. Medyo natanggal na. Mabango-bango ng konti. Ayan. Oh, yan yung mga upuan ko. United Colors of Benetton. Hindi na tayo makabili-bili, mga kalalabs. It's been 2 years. Sabi ko, palitan ko, palitan ko. Kaso wala pa tayong pambili, mga kalalabs. Uunahin muna yung pagkain kaysa mga material na bagay, di ba? Lalo na sa sitwasyon ngayon. Grabe, grabe na ang nangyayari dito sa Lebanon. Basta ang importante, mga kalalabs, malusog tayo, walang karamdaman. That's it. So for what na magdadamit ka pa ng maganda, magbibili ka ng sapatos kung wala ka namang makain, di ho ba? So that's what's been going on here in Lebanon. Baka nakakarinig kayo ng mga news, kung ano ang nangyayari na dito sa Lebanon. Walang gasolina, kasi walang ano, pero surviving pa rin. Surviving pa rin ang mga tao. Nagpapatayan na sila, nag-aaway na sila dahil nga walang gasolina. So ayun, nung isang araw nga si Javi, pumila ng 3 oras, ang haba, pagkahaba-haba, para lang makakuha siya ng gasolina. So ayun po ang nangyayari. Pero yun nga, sabi ko, ang pinaka-importante sa lahat, yung health. At least malusog tayo, may kunting makain. So we'll see kung anong mangyayari dito sa Lebanon. So ayun po. So that's the content for today, mga kalalabs. Ganap natin, that's it. So sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. So ayun, mga kalalabs, bago tayo nagkwento, ayun, naglinis-linis tayo dito. Alam niyo naman, pinakita ko sa inyo, yan ang itsura natin. Kaya, what I want to say, sa mga nagbabalak dyan na bumili ng malaking bahay, huwag na po kayong bumili ng malaking bahay dahil mahirap po. Noon po, bago kami pumunta sa Canada, yung bahay namin, 2 kwarto lang, maliit lang, tamang-tama lang, saktong-sakto lang. Yun nga, napunta kami doon, tapos bumalik kami dito, nabili namin itong bahay na ito. Tapos, yun nga, yung mga iba they are dreaming of big house. In my side, sa opinion ko lang po, is that mas ayos na yung maliit na bahay, dahil pag malaki ang bahay mo, mamamatay ka sa kakalinis. Ito, nahihirapan ako sa paglilinis. Kung pwede nga lang ibalik yung dating bahay ko na 2 kwarto lang gagawin ko. Dahil kung minsan, sabi ko nga sa ibang vlog ko, ang tao ay walang kasiyahan. Pag maliit yung bahay niya, mag-iisip, maghahanap yan ng paraan para mapalaki. Pero pag napalaki mo naman, yan, mamamatay ka sa hirap. So ayun, naglilinis tayo at hirap po tayo. So yun lang. Dudugtungan ko pa sana, kaya lang it's okay, it's okay. Sa next vlog na naman, para meron tayong mas exciting na ikikwento. So sana ay okay kayo, dahil okay kami. Bye bye for now, mga kalalabs.